ito, kuli. So meron tayong na snare con split type, carrier at hanging yun, aircon. Yan, hanging. Hanging siya. So hindi siya gumagana. Pagka to inon eh yan, ito, cricket on natin. So wala. Hindi siya gumana, pero dito gumagana siya. Ito. Gumagana siya. Nag-blink. Power. So dapat pag inon siya. Inon natin siya. So i-on natin ang ano. I-on natin. So ito yung remote. So on natin siya. Ayan, gumagana to. Ang gumagana, pero yung labas ay hindi. Oh, hindi siya gumagana. So ang positive na sira dito. So ayan, so umiikot naman, kaya lang mahina. Ang problema, ito, chinik ko na yung mga capacitor niya. So problema niya is yun, conductor. So conductor siya. So yan natin yung conductor. So yan, kung nyo mapapansin, yun. Ang gumana siya. Itawa natin, wala na. So conductor ang sira. Pagka ganyan na hindi gumagana yun, outdoor ng split type na carrier na hanging yun, indoor. So hindi lang naman conductor eh. So maaari rin capacitor, oh, no? Pero chinek natin capacitor is good naman siya sa tester natin. Yung tester na ginamit natin is dalawa, isang analog tapos yan isang tester pang capacitor. So yan ang papalitan natin. So ito, so patayin muna natin yung breaker. So ito, so wala na yan. So inahawakan ko na, so wala naman siyang kuryente na. So yun. So yan ang problema. So itong papalitan natin, itong magnetic conductor, single conductor. Yan, single conductor siya. Kasi yung bahagi na yun, ito, nakarekta siya. So ito lang ang nagka-cut off. Itong bahaging to, nagka-cut off siya. So wala na eh. So kahit nakababa yung breaker for safety measure, so yan natin, so wala oh. So medyo ano na siya, yan malikot to. Oh. Malikot na siya. Malikot na. So hindi siya dapat ganyan kalikot. So medyo ano na, saka medyo sira na 'yun na sa ibabaw eh, 'yun oh. Itong inano ko nang ano ng Philips, ito si ibabaw. So medyo malikot na. So wala na, saka makintab na siya oh, wala na. Naubos na to. So pud-pud na. So kaya hindi siya kumokonekta. So yan. So yan ang kadalasan na sira ng mga ganitong aircon na carrier. So medyo madumi na siya. So hindi pa siya nalilinis. So yan. Yan ang kadalasan na sira ng aircon natin. Ang split tip na tulad nito na hangin, kasi meron magnetic conductor. So dahil sa matagal na siyang gamit, kaya sa matagal na siyang gamit, mga ilang taon na rin, so nasisira din to sa katong kapasitor. So kung masira naman, tungkol naman sa kapasitor, kung masira ang isa rito, pwede mo na siyang palitan yung dalawa. Kasi same date, kasi yung ginawa tong aircon na to, same date silang nilagay. So same date din sila na-ignite, nagamit. So ito lang papalitan natin, itong magnetic conductor. So sana may natutunan tayo sa lahat. Tapos meron siyang timer, ayun oh. May timer siya. So yung timer, hindi naman yan nasisira kaagad-agad. So pagka nasira naman yan, ang
Ang ano naman nito, yung pinaka maintindihan mo diyan pagka nasira yan, eh medyo nag-aano yun ano. Nagkukuro ng andar, biglang hinto, andar, biglang hinto, andar, biglang hinto. So yan yan, kasi timer siya. Hindi yun umandar, kasi normal kasi nito pag umandar, umandar talaga siya. Nitong timer, umandar talaga siya. Dire-direcho. Pagka na, ano na, na-reach niya na yun, ano, yung time, saka siya hinto, magpapahinga. So, yan. So, ang issue lang natin is conductor. Ito. Pero pwede din natin palitan to kung tutusin. So, conductor lang tayo, ha? So, conductor lang. So, yan. So, papalitan natin to. So, hindi natin alam kung magkano to. Second day, yung nakaraan, pinalinis ko sa mga estudyante ko to. So, diniscover nila kung ano yung sira. So, maraming function, maraming possible na hindi siya gumagana. So, ngayon, ito, solo ko, nung Biyernes, nilinis to. Diniscover ng mga estudyante ko, inuulit ko. Discover ng mga estudyante ko kung ano yung trouble, kung bakit siya andar, tapos siya biglang mamamatay. Kasi maraming, ulitin ko ulit, maraming ano nang sira, maraming, kasi yung nakita, napansin na nila, eh madumi yung unit, tapos siya ni displinghado yung magnetic conductor. So ito siya, so ngayon, nagpalit na naman ako ulit ang magnetic conductor kasi yung connection niya, medyo kakaiba na rin pala kasi ito, binigay lang to sa akin. So, meron siyang kakaibang ingay. Nag-ingay na. Yung pinalitan namin to nung Biyernes, okay naman siya. Pero ngayon, Martes, Tuesday, nag-iingay na siya. Tapos yan, pinalitan ko siya ng ibang magnetic conductor. So, yan. Yung pinalitan ko naman siya, ito naman ang nangyari. So, nagtitrip mula dun sa timer. Ayun yung timer na yun. Ayun yung timer na yun. So nagtitrip siya. Kanina ko pa siya inulit-ulit. So pwede siyang i-bypass. Ang problema, incorrect. Hindi siya maaaring i-bypass. Na yung dalawang wire na yan, na mula rin sa load and input, eh tapos yung tatanggalin mo siya, tatanggalin mo yung timer para i-bypass o irerekta mo siya. So hindi rin siya pwede kasi meron siyang hinihingi na ampere. 1.5 ampere max, yung pinaka max niya. So kung irerekta ko siya, mawa medyo yung max niya tataas pagka nirekta mo siya. So yun yung analysis ko rito kasi meron siyang sensor na ano na connection para dun sa high side and low side. So yun siya, 1.5 ampere max. So hindi siya pwedeng irekta. AC
nakalagay is voltage AC or DC. So ayan. So meron siyang 19250 volts AC or DC. Inulit ko ah. Tapos yan, ang ampere niya ng timer is 1.5 ampere max. So hindi siya pwedeng erekta. So pag nirekta mo siya, siyempre mataas na yung papasok ng kuryente sa kayong ampere, hindi mo na alam kung gaano siya kataas. Kasi yung ampere na makukuha niya ay magmumula mismo sa timer, hindi sa voltage o current. Kasi ang current mataas, ang voltage, so yan, 250. So ano yung ampere na dapat na ibigay niya? So wala, zero. So mangyayari niyan, ang papasok, pag yan ninirekta mo pala, ang papasok na lang dyan is current and voltage. Walang ampere para salain yung current. So yan, so hindi pwedeng i-bypass, hindi pwedeng erekta. Okay? So yan ang ano dyan, ang analysis ko dyan. Ewan ko lang sa iba kung ano yung analysis naman nila. Eh kasi meron kasing nagbabypass nyan eh. Ang nangyayari, meron na rin ako naayos kasi neto, kasi kaya ako nasabi na pwedeng i-bypass. Kasi may nakita na akong binabypass to. Yung inayos, yung tinicheck namin, ang nasira mismo ay yung compressor o yung sensor ano niya dun sa high side and low side. So nasunog. Yun naman yung mga nakita ko ron. So yan, hindi po siya pwedeng i-bypass. So nangihingi po siya ng 1.5 ampere max yung timer. So pagka nasira yung timer, kaya nangyari. Naantar siya, mamaya-maya biglang hinto. After 5 minutes, andar na naman siya. Tapos yan, 5 minutes, hinto na naman. Pahinto-hinto. Hinto-antar. So ito, kaya siya medyo umokay. Kasi yung timer niya, yun, yung pula, kinalikot ko lang. Inikot-ikot ko lang. Siguro medyo marumi yung loob. So ganun lang. Pero sa palagay ko, hindi na rin siya magtatagal. So kailangan na rin siyang palitan kasi matagal na rin kasi itong gamit eh. So yan. So sana may natutunan kayo sa ganitong pag-check up ng unit na meron pong magnetic conductor saka timer. So yan. So ngayon gumagana na naman siya ng maayos sa ngayon. Perhaps gumagana siya ng maayos sa ngayon. Sana magdire-diretso, kaya lang tulad ng sabi ko, baka bumigay na yung timer, so dalawa yung papalitan natin dyan. Kasi old magnetic conductor yun, pinalit natin sa ngayon. Kasi yung isang conductor, ito na pinalit namin nung Biyernes, dun sa isa, eh medyo nag-ingay ito eh. Malakas yung ingay niya. So nag-iingay siya. Nagkukurong siya ng static noise. Tapos yan biglang hihinto. Kasi hindi na siya andar uli. So kailangan niyan ulit yung breaker for relaxing. Tapos yan, on ng breaker, on ng unit. So andar siya uli, magkukurong ulit ng static noise na malakas. So ngayon wala siyang static noise kahit na old magnetic conductor yung nilagay ko. Ito po ay single conductor. Eh single conductor to. Single magnetic conductor lang ito. So yan, sa ngayon, hindi siya nag-iingay. So pagka magpapalit kayo ng conductor pala, siguraduhin nyo yung mga tornilyo ay may higpit. Lalo na itong line 1 in neutral o line 1 in line 2. Kailangan mahigpit na mahigpit yan. Kasi kuryente yan. Okay? Lahat kailangan mahigpit. Hindi maluwag. Ayan. So sana magtagal siya kahit isang taon bago makabili ng bago na magnetic conductor saka timer. So ayan. Medyo mahirap din kasi to kasi ito pong AC tech, AC technician, eh combination po ito ng electrical saka ng refrigeration. So electrical and chemical.
electrical and chemical ang combination nito. Saka plumbing kasi maghihinang ka ng mga piping. So kung electrician ang magche-check nito, eh wag nang subukan, okay? Pero kailangan ng electrician ay nakakaintindi po sa magnetic conductor tulad nito. Yan. Saka na may timer. So kailangan nakakaintindi siya. Sa electrical, ha? Electrical lang. Pero pag may mga ganito, may mga capacitor na, sorry po sa iba na mga electrician, hindi nyo na masyado alam ito. So kailangan nyo mag-aral sa refrigeration. Kung gusto nyo matutunan ng refrigeration, ang electrical, kasi ito is motor control na ito eh. Yan, may magnetic conductor na, may timer na, may kasama pang capacitor. So yan. Ayun o, yun, ano, nasa loob yun. Yung ano, bulb sensor niya para dun sa medyo madilim lang. Yun, madilim lang siya kasi natatakpan siya ng cover. May cover kasi sa ibabaw eh. So, yung sensor niya para dun sa high side and low side ng prion. So, yan. Ha, prion, ha. May prion tayong, ano, chemical yan. So hindi lang basta-basta electrical ang aircon refrigeration. May electrical and chemical talaga sa plumbing. Ayan, sa ngayon on the go pa siya. So okay siya. Medyo magandang init. So normal lang ang init niya. Kasi nalinis na, hindi tulad ng Biyernes, ang kapal ng dumirito. Kaya ito sobrang init, kaya nagka-cut off siya. Cut off. Kaya lang, dahil sa nangyari na yon, yung timer medyo nagdi-displinghado na. So saka yung pinalit ko ngayon na magnetic conductor, medyo luma na siya. Kaya hindi na rin yan magtatagal. So hindi ko alam kung sino yung mauunang masira dyan o ma-discharge. Yung timer o yung magnetic conductor. So yung timer di pa natin napapalitan. Conductor pa lang. Capacitor, hindi pa natin napapalitan yan. So good pa siya, tumatakbo yung compressor sa yung fan. Pagka namatay yan, sabay yung compressor sa yung fan, nag-cut off yung conductor kasi yung wire ng isang itim na to na conductor ay nakarekta doon sa timer. Timer, papasok doon, kasi isang wire papasok naman doon sa sensor. Ng sensor dun para dun sa low side. Tapos yan isang wire ng low side papasok dun sa high side ng sensor. Tapos yan isang wire ng high side ng sensor lalabas naman dito dun na sa line 1 na. Ayan o, ito yun, ano, yung wire. Ayan, ito yun. Ito siya. Ayan, nakaano siya dun sa ano. So ganyan ang ginawa nung nag-install nito. Hindi naman ako nag-install nito eh. Iba yung nag-install nito. So nag-install nito mismo yung provider ng ano, ng carrier. Oh, ayan. Viva Carrier. Ayan. So na-advertise pa yung carrier, ano? So ayan, so dire-diretso siya ngayon. So ilang minuto na rin na nandito ako sa labas para i-video file ito. So ayan. Ah, tumatakbo. Ayan, oh. Hindi nyo makita yung pan eh, no? Kasi ang bilis eh. Ayan, oh. Umiikot. So huwag nilalagay yung kamay nyo dyan, ha? Kasi delikado. Kahit plastic yan, puto lang kamay nyo dyan. So ito yung condenser, fan motor, fan blade. Ayan. Ito yung control. Control ng outdoor. Iba pa yung control ng indoor. So guys, yan. I hope na may natutunan kayo, maski pa paano, kahit konti. Yan. So, sinishare ko lang ito. So, sa mga nakakaalam pa, kung medyo may mali akong konti na nasabi, eh, pakicorrect na lang po. Ano? So, magbigay tayo ng kaalaman sa iba. Para naman eh makapag-ingat din sila sa kayong iba na gustong matuto, pumasok sa mga training center, hindi yung basta natututo lang sa ano,
sa mga kasamahan o sa ibang tao. So mas maganda yung mag-aral na lang sa training center para magkaroon din ng safety procedure ang lahat. Okay? Kasi sa training center, tinuturo rin yung safety procedure. SOP kasi yun. Nasa PEC code kasi yun. Pagkadating sa mga technician. So dapat yun ang pag-aralan natin maliban pa sa ayan, mga technical aspect, mga actual pag-repair. Ayan. So, ayan. So, I hope na may natutunan po tayo. At sana po ay mag-ingat po ang lahat. At God bless po sa lahat ng mga technician, mga AC technician o electrical technician, automotive, electronics, lahat ng mga technician, ingat-ingat lang po sa trabaho na ginagawa natin palagi sa araw-araw. Sige po, hanggang dito na lang. At sa susunod po ulit, paalam.